Shout out po muna tayo kay Pati P, SB Mix TV, Nortov, Burns, Rudzit, Zitro, FRT members, BJ and Julianne, Christian, Steven, Jay, Jerry and Kunmeo, Pastor Steve Kabasin, and Merry Christmas to the Tolpo brothers, especially po kay Sir Ben Tolpo at kay Idol Rapi Tolpo. Salamat po sa wala ninyong sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Okay, kung nagustuhan po ninyo ang video natin, paki-like and subscribe naman po at huwag niyong kalimutan ang pag-click sa notification bell para palagi kang updated sa mga video natin. Tara na sa bago nating topiko. Hi guys, manghingi po ako ng ano, pamanhin sa ano ko sa video ko ngayon. Kasi po ay ang tanga ko naman medyo it happens sometimes. Baka nangyari din sa ibang mga vlogger to. Ay yung medyo atat-atat ka na na magawa ng ano ng content tapos nakalimutan mong linisin yung ano yung lens ng GoPro mo. Ayun, mayroon pa lang tai. Tai ng ibon. Kaya guys, pasensya na kayo ha. So, yung lens naman yung merong tai, hindi naman yung content. Joke. Okay po. So, hindi naman ano, malaki. Naisipan kong ulitin yung ano, yung content ko. Sabi ko, baka hindi ko na makuha yung ano, yung 137 kph. Kasi guys, parang kuminsan kasi parang swerte-swerte lang yung walang masyadong sasakyan doon sa mga lugar na tinitesting ko ang ano, ang top speed. Alam nyo naman, hindi naman dito nakikita nyo yung mga daan, may paliko, okay, may pataas, may pababa. Hindi naman ganyan ang ano, kung mag top speed talaga ay yung pang straight lang. Pero dito mo masusubukan kung may power ba talaga yung ano, yung bagong sit up mo. So, ang ganda po ng resulta niya. Okay po. Dito tayo sa kabila, tingnan nyo. Guys, ang 130, noon kasi makakuha ako ng 131 eh, paano pa, pababa, o ito o, pataas yung ano niya, so, o tingnan nyo, 135, 36, sabi ko nga sa'yo, 37 pa, wow, ganda! Bakit hindi nila ito enough? Ayun. Ah guys, ipakita po ko pala sa inyo na uy, ano yun? Honda Forza. Okay, ipakita ko sa inyo yun. Kabababa ko lang sa apartment. Nakita nyo yan? Okay. May pula na nag-blink. Kasi may vlog ako noon na hindi mo i-ano, i-activate yung alarm niya para hindi ma-drain yung battery. Sa ngayon guys, nag-replace ako ng maraming upgrades na. Tapos hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang mga ano 3 months na to ginagawa ko. Basta magpa-park ako, automatico talagang ilagay yung ano niya. Yung alarm niya ina-activate ko. Eh wala namang problema. Tingnan natin ha. Nakaano na to. Pagbaba ko, inactivate ko na yung ano, naka-green na. So, touch natin. Ayun.
I-atras ko muna guys. Okay. Atras ko muna siya. Okay po. Tingnan natin ha. Kung wala ba siyang ano, problema. Before na yan guys ha. Ang fuel consumption pala niya ngayon, kasi winaswas ko siya, may mga nilagay na naman akong bago. Ito po 42.4 yung bago niya. O sige, start natin ha. Walang problema po, one click lang. Okay. So ngayon pala guys, ang bago kong setup ay binali ko yung ano, PPK na pulisset. Tapos nagiba ako ng bula. Nilagyan ko siya ng 11 at saka 10 grams combination na ano, na bula. Tapos guys, napapansin ko na kagabi kasi nag-try ako sa kanya, yung torque niya, yung hatak niya ay continuous yung ano, yung hatak ng power. Ang ganda. Di ba pag na-feel niyo yung ano, yung motor niyo na pag mayroon kayong ibahin sa motor niyo ay medyo mahina yung hatak. Ito guys, hindi. Oh. Tingnan niyo. Oh. Nako. Grabe no. Hoy. Grabe, para ka talagang iiwan doon sa ano. So, nag-try pa ako ano kahapon. Tapos ano ha, umabot na siya ng 130. Ay mapifeel mo talaga na ang power niya ay gusto pa. Parang parang ang setup na to guys, hindi to sinasanto siguro yung mga ano, mga against the wind. Kasi yung power niya ay nandoon pa eh. Hindi katulad nung kay Tanakon Hongtong na ball. Okay? Di ba pag against the wind, yung ko, oy, 119 lang po tayo kasi against the wind. Ito hindi. Parang ang against the wind siguro nito, pinakababa siguro 125. Kasi ang lakas talaga, ang lakas ng torque, ang lakas ng ano, ang lakas ng hatak niya guys. Tapos may isa pa, ang ganda ng luin. Ito parang relax yung ano, yung makina niya. Kung narinig nyo, oh, kung narinig yung makina, oh, ay. Kailangan mo talagang kumapit pag pag binigla mo ng pihit yung ano, yung gasolinador. Mahuhulog yung OBR mo nito. Nako, nakakagugulat naman tong setup na to. Ito guys ha, kasi pag ano, pag nilagyan mo tong pikiki ng bula na katulad din sa ano, setup ni Tanako na 11 at saka 9, pareho lang talaga yung ano nila, performance nila. Pero parang ang dalawa, pag 11 at saka 9, kung napansin nyo, una kong binanggit ang 11, tapos before yung 9, kung palagi kayong nanonood, mali po ang 9 at saka 11. Kailangang iuna mo ilagay yung mataas na timbang niya, yung 11 muna,
para ang una daw, sabi ng mekaniko, una daw. Hindi na daw. Ano, kasi na-try ko. Una yung hatak, tapos ulihi yung dulo pag nakabuylo ka na. Yun ang maganda. Tandaan nyo yan, guys. Tested and proven ko na kay Pixie. Hindi yung maliit ang timbang tapos malaki yung sa ano, sa ulihi. Mali po yan. Nasubukan ko na yan, matamlay. Tapos walang dulo. Oh, ito. Oh. Why? Sorry po. Sorry po, sorry po. Maka baka kulating ang at ang abuti natin pag nahulog yung OBR. Maganda to kapag pwedeng sumakay. Sige, sakay ka. Huwag mong sabihin kumapit ka. Pag ayaw mo yung nakarambol, ganun mo. Uy, sorry. Nasaktan ka ba? Hindi, huwag mong gawin yan. Guys, isa pa guys ha, ito, pag alam nyo to, pag may motor, pag iniban yung bula, pag rinibolusyon mo yung ganyan, maririnig mo yung ano mo, yung pulley mo na gumana, shhh, para bang pag binalik mo kaagad sa neutral position yung gasolinador, ay parang tinatawag siguro yan ng iba na dragging, pero ito wala guys. Oh wala. Ay. Sorry po. Oh, so walang dragging, so napakaganda, parang nakuha ko na yung sit up niya, kaya nga ito na yung sit up ko. Tapos nung nag-try ako ay hindi talaga ako makapagbanat kasi po ang daming sasakyan. I-try natin ngayon. Okay. So, i-try nating ilabas kung makatong dati. Okay. I-try nating ilabas to kung makapag top speed tayo. Before muna guys, punta muna tayo sa talaga. Parang galit ang ano, motor natin. Itong sit up na to guys ay hindi pwede doon sa mga ano ha. Sa mga beginners, ang ano talaga, galit na galit yung motor. Hindi galit, parang anong tawag nun? Parang gumanon talaga ba? Sa akyatan siguro to, nako. Tinatawanan siguro nito yung ano. Guys, ipakita ko pala sa inyo itong bagong ano. I-off ko muna guys. Naglagay ako ng carbon lodi. Ito po Akana carbon wizard. Maganda ito. Okay. Maganda. Ito pa pala oh. Nilagay ko. Ayan, ang ganda no. So plano ko ay ano, ibahin ko to. I-carbon lodi ko din. Pero guys ha, sasabihin ko sa inyo, baka sir, carbon lodi ba talaga yan? Hindi. Nakita niyo yung ano, parang sticker lang to nilagay nila. Okay. So yung original kinuha ko, tapos bumili ako nito at saka ito na. Pero maganda yung pagkagawa nila, parang original. Ito din papalitan ko para maganda tingnan. Mga ano man lang siya, 1000 baht ito, 1000 baht ito, mga 600 yata, almost
7, ganun din to, mga 650 baht yan ha. At saka guys, nakita nyo yan? Power flow. Ayan. Tingnan nyo. Parang ano no? Parang stock no? Oh, tingnan nyo. Ganda talaga. Tapos guys, pag ano, ang naglagay pala ako ng bagong ano, ng bagong air filter dito po, yung ano is KA na stainless air filter, eh lalong lumakas. Ito na siguro yung ano niya, yung continuous na ano, continuous na hatak kahit pa umabot ka na ng 130. Ang ganda guys. Kung ano siguro, kung straight na yung daan siguro, baka aabot tayo ng 140. At isa pa guys, kaya nga siguro sabi ni ano, tanak ko na hindi ako makaabot kasi mabigat tong gulong natin. Kailangan daw palitan. So baka ano sa susunod, kasi okay naman lang yung presyo ng ano ng gulong at saka yung rim set na pang Thai style. Gagaan yung ano niya, magaan yung ikutin ng makina yung Thai style na ano na gulong. Pero nangamba ako, baka pag mag long ride ako, banking-bankingan, kaya ba kaya? So mag-comment lang kayo. Pero kung tingnan natin, masarap kasi itong i-banking. Ang galing. So kung nakita niyo yung long ride namin sa Kanchanaburi, ang ganda talaga. Ang ganda niya. So ito guys, so marami na pong tato si ano, si Pixie. Ito yung PPK. Okay, kung nakita niyo, PPK Racing, Point Pocket Racing Shop. At ito naman yung all new PCX 160 Thailand, yung sticker, kasi nandito tayo sa Thailand. Okay? Parang ang sticker na to ay doon ko nakuha doon sa binigay ko na pulisit doon kay Luminous Vlog. Doon sa kanya. Binigay ko sa kanya. At ito naman yung tattoo sticker ni Tanakun Hungtong. Okay? At grupo namin, yung FRT, yung palagi kaming nagra-ride na grupo. Ito yung sticker sa kapatid ni Pastor Steve Cabasin, yung bagong mag-asawa, bagong kasal. Two fat people. Mahilig din sa mga ridings. Okay, ito yung sa kanya, pinopromote nila yung YouTube channel nila. Okay, so yan po. Si Pixie pala ay isang alpha kaparo. Ayan. Professional to si Pixie ha. Tapos hindi barumbado. Okay, hindi tambay to. Okay, pero peace na tayo ha, lahat. Kasi nagkaayos na po ang grupo namin at saka si Sir Bintol po. Merry Christmas po sa lahat po. Okay po. So, sige. Ano natin? I-testing natin dun sa labas. Baka makapag ano, top speed tayo. Tingnan natin. Pero pag hindi natin kaya, kasi maraming ano sasakyan, eh hindi natin ano pilitin. Kasi ang pinaka-importante po ay yung safety, okay? Okay po. Oh. Hindi to pwede sa mga parkingan na napaka ano, napaka anong tawag niyan, yung marami talaga, maliit yung ano, kailangan kang mag-ingat, mag-twist ng throttle, baka mabundol mo yung nasa unahan mo. Nagpipaint sila. Sige, try natin sa labas ha. Thank you.
Ganda talaga, walang dragging. Tapos ang ganda ng luin at saka hindi maingay, guys. Tamang-tama lang siya. Okay talaga itong power flow na ano, pipe. Tapos guys ha, kung bumili kayo ng power flow pipe, kailangan talaga na bumili ka ng intake. Huwag kang magpalit po ng pipe kung hindi ka magpalit ng intake. Balance kasi yan guys, yung paghinga at saka yung pag ano niya, pagbuga, yun bang inhale at saka exhale, yung ano tinatawag, yung exhaust niya, yun po ang tinatawag natong nating exhale. Yung pag inhale naman ay yung doon sa filter na humihigop siya ng hangin. Yun naman ang papalitan mo yung rubber na dinadaanan ng hangin, ang liit. Tapos pag uminit daw yun, ay hindi ko naman ano, tinatouch yun kapag tumatakbo yung motor. Okay, lalo daw itong lumiliit, kaya kailangan mong palitan talaga yan ang intake. Tapos guys, para maganda yung pagkasunog ng gasolina, ay magpalit ka rin ng air filter. Okay, ang air filter po na ilagay mo ay yung SKA na stainless air filter po. Ito po ang ano, ang resulta niya, ang lakas ng hatak niya, continuous pa yung power delivery niya kahit nasa high speed ka. Ang ganda. Baka nakuha ko yung perfect na ano combination niya sa PPK at saka yung bula na nilagay ko na 11 at saka 10 grams combination. So parang ano na yata, ito na yata yung setup ko. Tapos guys, lalong gumanda yung laro ng ano, ng YSS G-Sport 365 Black Smooth Series na shock absorber ko. Parang hindi siya nawala yung vibration. Parang ang ganda niya, guys. Parang smooth na sa lagay yung ano, yung takbo niya, yung comfort na binibigay ni Pixie sa akin. Ang sarap. Ang ganda po. So, dito na tayo. Pray nyo ako ha. Sana walang masyadong ano, masyadong sasakyan. So, itry lang natin kung makuha natin. Pero guys, ang 130 po niya ay continuous po ang power delivery. Ang ganda po, mapifeel mo talaga. 'Di ba pag nag top speed ka, mapifeel mo yung wala na, tapos umuupo ka na lang para medyo bumilis-bilis yung takbo. Ito hindi. Continuous po ang delivery ng power niya. Marami-rami rin, oh. So, dito po tayo. Pray nyo ako, ha. Oh, ang ano lang, liit lang ng ano ko, oh. 105 na. Hindi lang tayo muna kasi mayroong ano, mayroong nakauna. Okay, sige Pixie. Parang hindi yata magpaano. Ito ha, against the wind, pero tingnan nyo, 122. Hindi po katulad dun sa ano, kay Tanako na 119, 120 ang pinaka ano, pinakataas niya. Ang bilis ng ano, nakauna natin. Okay. Ipo tayo.
tayo pwedeng dami talaga oh. Ang bilis nung nakauna. Tingnan nyo guys oh. Binigyan tayo ng ano, daan. Okay po. Grabe ang hangin guys. Nakakatakot yung hangin. Okay, subok tayo sa kabila. Lamig. Grabe dito ngayon guys. Hindi pa naman ako naka full gear. So naka helmet tayo, full face. Ingat lang tayo. Daming ano oh. Yeah, hindi tayo makabanat nito. Daming sasakyan oh. May malalaki pang truck. Try natin overtikan. Dami talaga. Sayang. Balik na lang tayo. Oh. Hop hop. Yeah. Wala. Dito tayo sa kabila. Tingnan nyo guys, ang 130 noon kasi makakuha ako ng 131 eh. Paano pa? Bababa. O ito oh. Pataas yung ano niya. So oh, tingnan nyo 135, 36. Sabi ko nga sa'yo 37 pa. Wow, ganda. Galing no? Nakakuha tayo ng 157 dahil sa sit up na to. Ganda. Tapos ito guys oh. Oh, against the wind to guys. Tingnan nyo 133. Hindi pa ako nakaupo. Walang upo-upo to. Hindi upo to guys. Normal sitting lang to. Ang galing. Wow. Oh, malapit na oh. Malapit na 135, 136. Opo, minor tayo. Ganda. Ang galing ng sit up na to. Ang saya. Oh, ang daling kunin ng 130. Wala stick. Naku. Tingnan nyo guys, hindi pa to nakabuylo. Hindi ito kantsa na buri. Wow, 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 wow. Grabe yung hatak guys. Mabipil mo talaga. Oh. Grabe. Ganda. Hindi na ako susubok ulit. Kasi hindi ako nakano, naka full gear. Nakakatakot. Balik na ako, balik na ako. Wow, grabe. Maganda pala to. Oh guys, yung nakabili sa akin ng ano, ng PPK. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Bumili kayo ng paunti-unti lang. Huwag niyong biglain. E ngayon, bili kayo sa akin ng ano, ng center spring, clutch spring, bula na 11-10, yung lighter na clutch bell. Okay, yan lang muna guys. Kung ano, sa susunod siguro
Pero mas maganda kung kunin nyo yung ano, yung power flow intake at saka itong stainless na air filter. Mas maganda talaga. Yan muna ang ilagay nyo, makikita nyo talaga. Huwag mo na yung manifold at saka yung ano, fuel injector. Huwag na, kasi may nagsabi din sa akin na okay naman sir, walang problema, pareho lang. So pag ganun, huwag na yung ano, kumpletuhin yung kay ano, kay Tanakon, kung pwede man lang. Pero sa akin talaga guys, ito yung complete na setup ni Tanakon. Ang ganda talagang delivery ng power niya. Pero pag ano, pag nakuha kayo tapos medyo hindi nakuha yung gusto mo at saka pareho nitong motor ko, ay sa susunod na naman, di paano lang ba, paunti-unti, pero klaro yung ano mo, yung goal mo na patungo ka sa right direction. Hindi lang katulad nung iba, bumibili ng panggilid tapos ang binibili P6 150. Ano ba yan? Masisira yung motor mo guys. Sinasabi dito sa mga racing shop, baka mag overheat yan kasi hindi kasya. Baka pag hindi talaga para sa kanya, ay wag yung ano, wag yung bilhin. Wag kayong maniwala dyan sa mga nagbibinta. Ako nga ha, pag mayroong sir, pwede bang bumili ako ng ano, ng pulisit sa iyo yung PKK? Tinatanong ko muna, ilang ano na, ilang months na yung motor mo? 1 week pa sir? No. Sabi ko no. Bakit sir? Kailangan mo muna ng ano yan. Sa iwaswas mo muna yan, i-break in mo ng todo ng 3 months para lumabas yung kung ano yung mga factory defect diyan. Huwag kang magpalit ng panggilid o lagyan ng mga wirings kagad kasi mabuwid yung warranty. Sabi ko talaga no, no. Hindi po ako bahala na ano ni si sir. Bibili ako sa kanya, hindi pa siya nangilan ng pera. Sorry po. Sorry po. Hindi po ako naghahabol sa pera nyo. Okay? Kasi ang sa akin dito, may trabaho po ako. OFW ako, teacher ako dito. Okay na po yung sahod ko. Akin dito, yung pagbablog ko sa motor na to ay pang stress reliever po at saka pagtulong naman diyan sa mga kapiksi ko. Okay, so kung pagtulong, eh paano yan? Tinutulungan ko ba kung nakuha niya depektibo tapos binintahan mo ng panggilid na void yung ano niya, warranty niya, ipatay. Butas na butas yung bulsa niya. Kawawa naman yung tao. Okay po. So, hintay lang kayo guys. After 3 months, kung gusto nyo mag-upgrade, tawag lang kayo. Huwag lang kayong mag-ano. Baka mag-like kayo sa akin. Sir, ano na to sir? Nasa inyo yan. Basta ako, nag-advise talaga ako na after 3 months po. Para matis nyo yung ano. Kukunakti para matis yung motor nyo. Okay? Grabe talaga tong ano. Hindi pa ano, hindi pa siya hindi pa siya maingay. Sawadikap. Okay. So natapos yung ano natin. Grabe no. Ilan bang nakuha natin? 137? 138? Hindi ko sure, tingnan natin. Excited akong tingnan. Sabi ko nga sa iyo eh. Naku. Oh, tingnan natin oh. 42.4 yung ano natin, fuel consumption natin. Okay, punta na tayo sa taas. Ganda nang nakuha natin. Ha? Oh, tingnan nyo. Every time na mag-park ako, ito po ang pag ano, ang pag-activate ng anti-theft alarm system ng Honda natin. Okay? Ito po.
Tingnan yung mapatay mo na yung red na ilaw. Ayun, pag nakita nyo yan na nakailaw na siya, ayun na, activated na yan. Tapos, sabi ng iba, sir, paano ma-deactivate yung ano, anti-theft alarm? Simple lang yan, guys. I-activate mo to. Ang dami kasing nagtatanong ito. Magdi-demo na naman ako. Okay, pag green na yan, okay, i-push mo yan. Pag push mo yan, i-activate mo yung panel gauge. Ayan. Eh, wala na. Wala na yung ano, alarm system niya. Deactivated na po. Okay? So, pag ilock mo yan, ito, ilock mo. Ilock mo. Okay. Tapos, ilock mo yung motor. Oh. Pag ayaw mo yung alarm system niya, di huwag mong i-ano, i-activate yung upper button. Nakasabot. Naintindihan nyo ba? Did you understand it? Okay? Pero sa akin, i-activate ko. Okay? Okay? Yan, oh. Oh, nawala. Yan, nawala pa. Yan, nawala. Yun. Ganyan talaga. Kailangan mag-ilaw yan. Okay? Para sure. Okay? So, yun na. Let's go! Woohoo! Kung bago lang po kayo nagabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, paki-visit lang po sa playlist ko, baka masagot lahat ang mga tanong na nasa isip niyo. Salamat.